Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makaririnig ng mga talata sa Aklat ng Galacia. At sa inyong pakikinig, nawa magpatatag ito ng inyong pananampalataya sa Diyos. Galacia 5. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya pakatatag kayo at huwag niyong paalipin panghuli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo. Kapag nagpatuli kayo, pinabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Mabuti sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumipigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi iyan ang gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa mga bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang manggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Mabuti pa'y tuluyan na magpakapon ang mga manggugulo sa inyo. At hindi lang magpatuli. Mga kapatid, hinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi niyo magawa ang nais niyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi ba ikakaila ang mga hilig ng laman? Pakikapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na nga ang masasamang hilig nito. O ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. At huwag rin tayong mag-iinggitan.